Bago natin simulan ang araw na ito, tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, patnubayan mo po ang araw na ito sa aming lahat upang magampanan namin ang aming sariling tungkulin. Bigyan mo kami ng gabay at pagkalinga sa pagtupad ng aming mga gawain. Bigyan mo kami ng tulong sa aming mga desisyong ginagawa. Pagpalain mo po ang aming mga guro sa matigang paghatid sa amin ng mga leksyon sa araw-araw. Pagpalain mo rin po ang aming mga magulang sa patuloy na pagsuporta sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyayang inyong ibinibigay sa amin lahat. Ikaw po ang aming sandigan at kalakasan. Amen. Handa na ba kayong marinig ang ating trivia sa araw na ito? Alam niyo ba na ang pinakamalaking pamilya sa buong mundo ay nakatira sa India? Ang lalaking nakikita sa larawan ay may 39 na asawa at 94 na mga anak. At isa pa, alam nyo ba na ang Pilipinas ay binubuo ng 7,741 isla? Sa pagsisimula ng iyong paglalakbay sa unang aralin ng unit na ito, pagtutuunan mo ng pansin ang dalawang gawaing pupukaw sa iyong interes. Bukod dito, ipapakita din sa mga gawaing ito ang iyong dati nang alam tungkol sa geografiya. Gayun din ang antas ng kahandaan ng bawat isa sa mga paksang nakapaloob dito. So, simulan na natin. Para sa unang gawaing, ito ay pinamagatang pag-isipan mo. Puna ng graphic organizer, kapag narinig mo ang salitang geografiya, ano-ano ang mga bagay na may kinalaman dito? Isulat ang iyong kasagutan sa loob ng kahon. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawang gawain na pinamagatang Freedom Wall 1. Isulat sa Freedom Wall 1 ang iyong sariling idea tungkol sa tanong sa ibaba. Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa mga pamanang ipinagkaloob ng mga sinaunang kabihasan sa atin hanggang sa kasalukuyang panahon? Ngayon naman, alamin natin ang katuturan at limang tema ng geografiya. Malaki ang bahaging ginagampanan ng geografiya mula pa noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ang idinidikta ng katangiang pisikal na lugar na kung saan naninirahan ang mga sinaunang tao ang humubog sa kanilang pamumuhay. Bagamat, hindi maitatangging nagdulot din ang geografiya ng mapanghamong sitwasyon sa buhay ng mga sinaunang tao, malaki pa rin ang naging epekto nito sa pagkakaroon ng maayos sa pamumuhay ng mga prehistorikong tao hanggang sa tuluyang pagkakamit ng maunlad na pamayanang tinatawag na kabyasnan. Nagmula ang salitang geografiya sa wikang Griego na geo o daigdig at grapiya o paglalarawan. Sa makatwid, ang geografiya ay tumutukoy sa siyentipikong pag-aaral ng katangian pisikal ng daigdig. Ipinapakita sa diagram ang saklaw sa pag-aaral ng geografiya. Ito ay ang anyong lupa at anyong tubig, likas na yaman, klima at panahon, flora, plant life, fauna, animal life, at distribution at interaksyon ng tao at iba pang organismo sa kapaligiran. Taong 1984 nang binalangkas ang limang pagkakaugnay na temang geographical sa pangunguna ng National Council for Geographic Education at ng Association of American Geographers. Layunin ng mga temang ito na gawing mas madali at simple ang pag-aaral ng geografiya bilang isang disiplina ng agham panlipunan. Sa tulong ng mga temang ito, mas madaling maunawaan ng tao ang daigdig sa kanyang ginagalawan. Unawain ang sumusunod na diagram. Ipinapakita sa diagram ang limang tema ng geografiya na kung saan una dito ang lokasyon na tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar sa daigdig. Ito ay may dalawang pamamaraan sa pagtukoy. Una, lokasyong absolute na gamit ang mga imahinasyong guhi tulad ng latitude line at longitude line na bumubuo sa grid. Ang pagkukrus ng dalawang guhit na ito ang tumutukoy sa eksaktong kinaroroonan ng isang lugar sa daigdig. Samantalang, ang relatibong lokasyon naman ang naging batayan ng mga lugar at bagay na nasa paligid nito. Halimbawa nito ay ang mga anyong lupa at tubig at ang mga estrukturan na gawa ng tao. Ito ang halimbawa ng lokasyong absolute at relatibong lokasyon.
Pangalawa sa limang tema ay ang lugar na kung saan tumutukoy sa mga katangiang natatangi sa isang pook na may dalawang pamamaraan sa pagtukoy. Una, katangian na kinaroroonan tulad ng klima, anyong lupa at tubig at likas na yaman. Pangalawa, katangian ng mga taong naninirahan tulad ng wika, reliyon, densidad o dami ng tao, kultura at mga sistemang politikal. Ang pangatlo ay ang reliyon na kung saan ito ay bahagi ng daigdig na pinagbubuklod ng magkakatulad na katangian pisikal o kultural. Pang-apat, ang interaksyon ng tao at kapaligiran. Ang kaugnayan ng tao sa pisikal na katangian taglay ng kanyang kinaroroonan. Kapaligiran bilang pinagkukunan ng pangangailangan ng tao, gayon din ang pakikiayon ng tao sa mga pagbabagong nagaganap sa kanyang kapaligiran. Ang pinakahuling tema ng heograpiya ay ang paggalaw na kung saan ang paglipat ng tao mula sa kinagisnang lugar patungo sa ibang lugar, kabilang din dito ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari tulad ng hangin at ulan. Ito ay may tatlong uri. Una, linear, gaano kalayo ang isang lugar. Time, gaano katagal ang paglalakbay. Psychological, paano tinitingnan ang layo ng isang lugar. Maraming salamat!